Alam mo ayaw ka ng sabaw. Jen, PWP, ah, PWP. Okay po. Okay. Back with at friends. Ah, sandali lang, okay, kinakabahan ako dito sa word na to. Ito bang word na to ay may kaugnayan sa music? Oh, hindi nga lang. Oh, tama na, tama na. Baka may clue, okay, baka may clue. Okay. Okay. What is that? Yan talaga eh, yan talaga. Pero sasabihin na yung tanong ko. Okay. Hello. Since sasagot na yung tanong ko, may kaugnayan to sa music. May kaugnayan to sa music. Oh my okay. Lord. Good luck. You can do this. Good luck. Let's play round two. Let's go. Quiz me. Anthony, your 2 minutes starts now. English. Brit. Tagalog. Tao. Brit. Bagay. Brit. Lugar. Wait! Pangyayari? Wait! Ang taas nung ano ni Jen, no? Oh my gulay! Ano pa bang hindi ko nabanggit? Pressure! Pressure! Bagay? Wait! Oh my God! Hindi yan tao! Wait! Insa ka pa ng category mo? Category? May nakakalimutan kang category, Anthony. Bagay, lugar, pangyayari! Wait! Ano pa? Ano pa mga category? Ano pa category? May nakakalimutan ka. Pagkain! With the wit, wit! Wit pa rin! Oh my gulay! Oh, may nakalimutan ka! Tao ba to? Tao? Wititit! Ano pa? Hayop! Ayun! Kinakain ba to? Wit! Just 1 minute! Ano to? Lumilipad? Pak ano? Daw, pak! Pak, bubuyog! Wait! Lumilip, ibon! Yun! Aba! My goodness! Anong ginagamit sa pagkanta yung ibon? Yun nga, ito papaliwanag ko, Anthony, dahil nasagot mo. Ang ibon or birds are musical species that can actually sing and appreciate music like humans. Grabe. Challenging talaga, Caps. Challenging yung word talaga na. Nung nakita ko yung word, sabi ko, oh my goodness, this is very challenging. I didn't know that music is part of the music world and everything. Yung stress ko talaga, yung ramdam. Na-relate mo talaga ang bubuyog sa pagkanta. Kasi honey. Okay. Tama, honey. Oh, tama naman, oo, oh, talaga. Nag-hum yung mga hummingbird. Di ba, kaya nga, Asia's nightingale, di ba ang nightingale ay ibon? Yes po. Oh, ayun, kaya may kaugnayan sa music.